Hello, hello, and what's up ulit mga idol. Welcome back sa my YouTube channel ko. So, I'm here para hindi sa mga motor-motor or anything else. So, because mag-New Year's Eve na bukas, kaya siyempre tayo sa mga Pilipino, hindi nawawala sa atin ang mga bilugang prutas tuwing mag-New Year, hindi ba? So, ako, bali ito, tatapos ko lang mamili. So, ito yung nabili ko na prutas. So, minaximize ko lang yung 400 pesos. Kumbaga is tipid tips. So, tipid tips para sa inyo, yung medyo mga walang budget dyan. And, mura siya. Siyempre, maganda siya tignan. So, kanting design-design lang natin. Diba? So, bali ito, is 340 pesos yung nabili kong 7 kinds ng fruits. So, kasama na yung fruit basket is 60 pesos. So, sakto siya 400. So, i-share ko lang sa inyo paano mag-ayos para medyo maging mukhang presentable siya. Hindi ba? Okay, watch out. Okay, ayan na nga. Ayan ang mga 7 types ng fruits natin. So, hindi ko na siya ginawang 7-7 na 4 fruits na 7 pieces. Basta kung ilan lang yung kaya ng budget. So, before, naglagay na ako ng coins dito sa aking pinaka-basket. So, bali, ito yung nabili ko. So, importante, kung magagawa ka ng fruit basket arrangement, meron kang centerpiece, yung pinaka-malaki. So, either pakwan, melon, eh, depends sa'yo kung anong gusto mo. Tapos yung mga nasa gilid-gilid niya na lang na. So, meron tayo ditong apple, lemon, kiat-kiat, talandan, siyempre yung ubas. Dapat yung kulay niya is, ano, maganda yung balance yung kulay niya. Diba? So, start na tayo mag-ayos, ha? Okay. Okay. Well, siyempre, unang-una, bago ang lahat, dapat hugasan mo muna lahat ng prutas mo, siyempre. Para in case na may dumating na bisita, eh, hindi niya na kailangan hugasan. So, malinis na siya. Okay? So, bali, siyempre, unahin natin yung mga centerpiece natin. Kasi ilan na ganyan. Tapos, siyempre, eh, iyanon siya eh, parang medyo i-create siya ng konting space. Hindi siya masyado isiksik. So, parang medyo dadayain mo yung ano mo, konti. Parang medyo magmukha siyang marami, di ba? Yeah, ayan. So, ilagay mo lang siya rito. Magmukha siyang marami din lang. Tapos, ilagay na natin yung kya-kya. So, ganun pa rin, medyo patong-patong mo lang siya para magmukha siyang marami. Tapos yung ating balandan. Siya nga pala, kuha ka rin ngayon ng mga ganito para medyo may konti siyang design. Yung mga dahon na mamaya ilalagay natin ito. Okay? Yan. So, bali, ganyan lang, simple. So, pwede mo siyang lagyan sa ilalim para mas umangat yung balandan mo. Lang. So, okay na tayo sa taas. Diba? So, hindi ko inubos yung kiat-kiat dahil hindi gagamitan tayo. So, doon na tayo sa ilalim. So, dahil ano siya, pag gawin natin siya alternate. So,
Nagyan ko dito ang singit. Parang meron na lang siyang green sa loob. Tapos itong natalang kiyat-kiyat, pwede ko siyang ilagay din sa pag in between. Diba? So, ito na yung ating fruit basket. So, may sobra pa. Lagi lang natin dito. Diba? Hindi natin kailangan gumastos ng sobrang dami. So, okay na siya. Kailangan natin ng konting garnish. Okay mga idol, bali ito na siya. Makikita nyo, napakasimple niya lang, hindi ba? Sa napakamurang halaga, magkakaroon ka na ng fruit basket for your new year, para pagsalubong sa ating new year, di ba? Simpleng-simple lang, di ba? Kailangan lang maging matipid ng konti, wise. Kaya hindi natin kailangan gumastos ng masyadong marami. So, pero meron din talagang iba na kailangan gusto nila is puro 7-7 lahat. May iba-iba naman tayong paliwanag. Pero for budget, ito I think okay na to. Hindi ba? For worth 340 pesos na bili ko. Ito na yung aking fruit basket. So, pumatak siya ng 400. Kasama na yung pinaka basket niya. Is 60 pesos na bili ko siya. Okay, sige. Hanggang dito na lang. Happy New Year sa inyong lahat. And sana maging maswerte ang susunod natin na taon. And lagi tayong mag-ingat. Iwas tayo ng paputok. God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Wow!